tayo ay magpapakita at magluluto ako ng for the first time na palitaw. Pero ang tawag natin ay ube palitaw. So ito yung ating mga ingredients kasi mamaya makikita nyo naman pag-upload namin ang aming video ay makikita nyo yung mga ingredients. Very simple, lalo na pag ngayon malamig, kung minsan ayaw natin lumabas so you can make something. At don't forget yung ating mag-like and subscribe naman kayo sa akin para naman ma-inspire din ako sa yung channel. Sa aking YouTube channel. Okay? So, gagamitin natin itong ating rice cooker. MP5 ang tawag namin dito. It's a multi-purpose. So, after na nagluto ka ng kanin, you can pull out your kanin and then gamitin mo ito ng something else. So, ngayon, magpapapulo tayo ng tubig habang piniprepare natin yung ating ube palitaw. This is 300 degrees yung ating temperature. Kasi pinainit ko na in advance para lang makita nyo. Okay? So, ibabaan natin yan kasi hindi natin kailangan for now. At sa 250. So, let's begin. Konti lang kasi dalawa lang kami. At ito yung gagamitin ko na ingredients na glutinous rice, 1 cup. 1 cup up. At ang security niya, lalagyan na natin kagad ng condensed milk. Pero ube ang ilalagyan natin na flavor. Ngayon, kung wala kayong condensed milk na ube, ang gagamitin nyo ay, kung meron kayong pang flavor na ganito, pwede rin. Ito yung aking ube na condensed. Yung vanilla extra. Okay? Yes. Tapos, ito yung gradually natin lalagay hanggang sa mix natin na makita nyo na kung pwede na siyang i-mold yung ating palitaw. Okay. Konti lang yung ating gagawin para lang mga apat na piraso para sa atin. Pero once ito ay meron kayong okasyon, this is a good idea din na for a change ng ating white na palitaw. Kami gloves eh. Kita try natin kung hindi siya didikit ay gagamit tayo ng gloves. Kung hindi, pag hindi siya. Okay. Kita nyo? Na-mold na siya. So, nakita nyo? Ito yung ating ano, nabilog na na-mix. Tapos gagawa tayo ng parang pinamold ko na. Yes. Tapos, since ready na itong ating mainit na tubig, yan. Ah, ganun lang pa yun. Ililip mo lang sa water. Hanggang so, lulubog siya. Kaya siya palitaw kasi. Pag lumutang yan, yeah. Luto na. Luto na. Kaya tinawag na palitaw. Gusto mo naman yun siya. Pero, diba, ang importante eh, dahil sabi mo nga gusto mo ng palitaw, so sabi ko, okay, magluluto tayo. Oh, parang yung palitaw na yun, pag naluto yan, palitaw na pilipit. Pumupilipit. Ganun ba? Tatlo sa'yo, dalawa sa akin. Kasi lima na. So, mga kabes, 5 piraso lang pala ang isang 1 cup na kung gusto niya medyo maliit, okay din. Pero at least, nakagawa tayo instead na bumili, lumabas, ito yung kagawa. So, lima ka? 5 piraso. Yan. Okay. See? Alright. Tatakpan mo. Tingnan natin ang
palitaw na talaga. Yan. Oh, yan lalaki ah. Yan. Tapos ilagay natin, transfer natin sa cold water para hindi siya. Ilan ba to? Lima. Wow. Pilipit. Napalitaw. Napalitaw. Okay. Leave it there for now. So, dyan lang mga sila. Mga 2 minutes. Yeah. Yeah. Para hindi lang sila didi. Kaya nalilin natin. Room temperature yung water. Yeah. Cold. Cold. Cold siya. As in galing sa... Mm-hmm. Kasi nga, para hindi sila. Cold water. Sasalang. Oh, ganda po. Arap kang fiesta yun. Ilan ba yung sa'yo? Mahilig ako dyan. Sa? Palagay ko makakaayam dyan isa. Apat yung sa'yo. Ito yung ating palipit na palitaw. Sa lalagyan mo na lang ang kanina. So mga kapit, ito yung ating niyog. Ito yung ating fresh niyog. At ito naman yung ating sweet coconut flakes. Mas ako, I prefer yung yan. Mas gusto ko itong ready na siya. Kasi di ka naman kailangan mag-asukal dyan. Eh. May asukal. Kasi meron na siya. But if you want to add more sugar, pwede din. Ang craving is tapos sugar iba, is malaki, mataas. Pag gusto nila, yung iba naman nilalagyan na sesame seeds. Mga kabets, napakaganda ah.